Mr. Nakamoto? Si Berto ho ito. Tama ang inaala ninyo. May nangyayari sa factory. Sige, Berto! Mag-umpisal ka na sa amo mo! Berto! Hello? Albert? Yes, Mr. Nakamoto? I will leave for Manila first hour in the morning. Why? We've got a problem. Makikipagkita ako kay Ken. Kenel Narbasa bukas. Kenel Narbasa? Ikaw na muna bahara dito sa Cebu. Yes, Mr. Nakamoto. Akira Nakamoto? Hindi ba yung kaibigan yung mayaman sa Cebu, sir? Siya nga. Tumawag sa akin kagabi at may problema raw ang paprika niya. Anong problema, sir? May mga tao daw na ginagamit ang kanyang negosyo para sa illegal na gawain. Kaya siya lumuwas para humingi ng tulong sa akin. Dahil sa pagkamatay ng isa niyang tauhan. At nakilala raw nito ang mga gumagawa ng illegal bago siya namatay. Ang ibig niyong sabihin, sir, malaki sindikato yan. Possibly.
Bilisan mo lang at kanina pa naghihintay si Akira. Yes, sir. Bye. Did you already call up Kenan Abasa? Yes, sir. They are on their way already. And they will be here within 10 minutes. How about our reservation? All set up, sir. Hello. Yes? Good morning. Sergeant De La Rosa. May message si Colonel Narvasa. Tuloy ko kayo, sir. Dante, sumunod ka nalang sa akin. Yes, sir. Nasaan ba ang Japanese restaurant yung rito? Doon po, sir, sa second floor. Thank you. ありがとう。ハロー。 Yes, speaking. What? Yes.
happen? I'll tell you about it later. But why did it happen? It's okay. Ang pasensya. Kung hindi sa'yo, sana buhay pa siya. Bakit mo siya pinabayaan? Pero hindi... Ikaw ang may kasalanan. Ikaw pa naman ang pinagkakatiwalaan. Wala kang utang na loob, Dante. Sayang lamang ang mapag-aurugan namin sa'yo. Ilaga ang kanya nang mamatay ang tuhay mong mga magulang. Namatay siya dahil sa kababayaan mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Ano man ang minabalak mo, sabihin mo lang sa akin. Sir, pupunta ako na Cebu. Alam ko, doon ang ugat ng pangyayari. Kung kailangan baligtarin ko ang Cebu, gagawin ko. Malaman ko lang kung sino may kagagawan nito. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Parcon. Kaya lang, hindi ko maring gawing opisyal ang lakad mo. Dahil ikaw mismo ang sangkot sa mga nangyari. At sa mga gagawin mo, maring malagay sa alanganin ng departamento. Gawin mo ang inaakala mong dapat mong gawin. But don't lost contact. Dahil hindi ka maaring magdala ng baril. Walang dapat makaalam ng mga gagawin mo o pagbibigyan ng report mo. Kung hindi ako lang. Is that clear? Yes, sir. Sige, magpahinga ka na. Dante, narinig ko usapan niyo. Anong ibig mong sabihin? Pwede mo akong isama? I'm sorry, Jane. But we have to go to Cebu as soon as possible. Next flight is an hour or two from now. We have plenty of orders from other countries. And I can't afford to stop operations, even in the sudden death of Akira. I have already given instructions to Jeffrey to manage the whole thing until you're ready to take over. I understand. And I appreciate it very much. But
I need some thinking. I want to rest, so I'm going back to Cebu. Is there any way we can do it? Mr. Kamoto, you can take the luxury liner. It's all right. You're getting better. You're too fast. Isa, pare. Di ba? Pare, nagsasolo. O, may problema. Ano pa hinahantay natin? Ipasayay natin. Hello, beautiful. Dito. Kailangan talaga maturuan ang leksyon ng mga yan eh. Wag ko kayo maglala. Pagdating namin sa Cebu, ite-turn over namin sila sa otoridad. Asahan ko yan ha? Sige ho. Salamat. Tara. Dante, maraming salamat ha sa pagkakaligtas mo kay Miss Nakamoto. Alam mo naman, para kung anak yan, matali kami magkaibigan ng kanyang ama. Wag kayo maglala. Pag rumis back yun, akong bahala. Alam niya naman ako sa Cebu. By the way, Jane, Dante Parcon is the bodyguard of Colonel Narbasa when he was killed. Condolence.
Salamat. Nagkikiramay din ako sa pagkamatay ni Colonel Norbasa. Ha? Marunong ka masalita ng Tagalog? Nanay ko, Pilipina. Marunong din ako magbisaya. Eh, anong gagawin mo sa Cebu? Ano nga ba ang gagawin mo sa Cebu? Magbabakasyon lang ako. Hi, Jane. Jeffrey. My condolences. Pasensya ka natin, hindi ako nakasama sa pagsundo sa'yo sa Maynila. It's okay. Ando naman si Albert. Hi, Jeffrey. Hi. Dante, this is Jeffrey. Jeffrey, this is Dante. Oh, pare. Hi. Mabuti naman at nasamahan mo sila, Jane. Ah, nakita lang at nakilala ko sa barko. Ah, ganun ba? Sige, pare. Sige, wait. Thank you. Let's say! Nippon! Arigato! Shall we? Okay. Let's go. Para na, bhai. Ito. Dong. Ginulat mo ako. Ang laki pala ng bahay dito sa Cebu. Ha? Bahay? Di ba bahay mo ito? Hindi dyan, bahay. Dito, halika, tuturo ko sa'yo. Dito, doon. Halika. Bigat, Dante. Dilita. Huwag ka matakot dito. Teritoryo ko to. Bye! Ika. Bye! Bye! Tisa, bay! No! Dong! Purbida gyawa kay niya naman niya ka! Karo ka lang ng anhe! Sus, purbida! O, kada! Awa lang yung kada! Ubus! O, kada, kada, kada! Sus! Nga naman niya ka din, he! Wala eh! Malas! Malas? Wala kayo kaka-intra sa isang game? Walagi. Ang sayang game mo? Ha? Pag-ulong-gulong. Hida-hida? Walagi. Oh, kinsa ba nang tawahan na? Ako na amigo. Amigo? Dante. Si Bay. Bispring ko. Dante? Ano ba na? Tagawag, Bisaya? Tagawag. Tagawag? Tagawag na ka? Kapampangan. Kapampangan? Laar country? Wo. Hindi naman pala Tagalog eh. Kapampangan pala. Oo. Pero galing kami Maynila. Karoon lang mo nag-ila-ila? Oo. Ah, sige, ato ta. Kaunta ginamos. Padala na yung bag. Ah, sige, Dante. Halika na. Ladies, gentlemen, inaasahan ko na pag nag-take over si Miss Nakamoto sa posisyon ng kanyang ama, ibibigay ninyo ang kooperasyon at respeto na ibinigay ninyo sa kanyang yumaong ama. May we hear some words from Miss Nakamoto, sir? Jane, would you like to say something? First of all, I would like to inform you that I don't go for formalities. Just call me Jane. Just plain Jane. Gusto ko magka-vibes tayo lahat. Kung may problems, just inform me. That's all. Okay? Bumalik na kayo sa inyong mga department. Jeffrey? Yes, Jane? Can we see the operation in the factory? Oh,
Of course, yes. In fact, Mr. Lieva's workers are expecting you anytime. Thank you. Albert? Yes, Jane? Can you please send the important documents and some papers to my place? Sure. Well, shall we? Mm-hmm. Look at this. Pinay, ah, 100 kabuo. Ha? Tapos, ito. Okay yung pahalata, may buhiyog dyan. Tingnan nyo lang yung mga ating sumari. Ini, siguradong mabili ini sa Japan, ha? Look at this. Nice. Karon, ha? Oh, sorry. Jane, I'd like you to meet Mr. Rodson, one of our best clients. Hi. Hello, nice to meet you. I've heard that you're going to take over your dad's position. Yes, I am. I'm sorry, I almost forgot. Please accept my condolence. Thank you. How long have you been exporting native products? Japan. To other countries. Well, I've been in this business for almost a year. And it's been quite profitable. Well, in fact, I'm here to inform Mr. Aguilar about the customer's requirement for the next shipment. Why, is it the first time you saw your products? Nice, huh? You like it beautiful, huh? I assure you, Miss Nakamoto, that our customers are very quite satisfied. Really? Really. I hope our products meet your customers' demands, Mr. Rodson. Why don't we go to the other assembly areas? Okay. Mr. Leva, take care of Mr. Rodson. Nice to meet you, Mr. Nakamoto. Nakita kong tali. Pabibili ka rito, Dante. Masarap ang pulutan dito. Walang bay. Usang aber. Isa pa? Ugusang gatas. Maunay akong diingon nga kinilaw nga lami kayo. O kitong. Ang ketong? Hindi ketong. Kitang sa Tagao. Kita ko nga eh. Ikaw, sige lang kang gatas. Unya nga mabulok ng imong tinay. Mas lami man ang gatas. Bawal man sa boxer ang bear. Bawal-bawal diha. Unya, bunal na takakaroon. Ay! Oh. Dito lang. Sige. Bakle ah. Oh. Inom! Dagan tagsapi. Inom! Noong kajut lang. Sandali lang, ha? Unsa'y problema? Noong, pwede ko bang ibenta sa inyo to? Ako, delikado yan. Sige na, noong. 1,000 lang. Ikaw lang ang mahingan ko ng tulong. Naunsa ka? Wala ko'y kwarta. Unya nga masyos ko di, ha? Ano bang problema? Walang pira. Palagi ko, sinumpong na naman yung bata. Ano yan? Baltic! Kunin nyo na. Garantisado. Magandang klase, kahit tanong nyo sa kanya.
Huwag na. Tago mo na lang yan. Baka may makakita pa sa'yo. Totoo bang may sakit ang kapatid mo? O ito, pagpasensyaan mo na. Maraming salamat ho. Malaking bagay na ho to sa akin. Paano, Lisel? Sus na kita bukas. Yung ba si Rodson? Yung dati mong amo? Higit makakatulong sa'yo. Maraming salamat po. Sino yun? Si Rodson, agad na naw yan. Yan ang nagbebenta ng baril sa ibang bansa. Ay, yung bata? Yung bata, si Nilo. Mahusay gumawa ng paltik na baril yan. Mana sa ama yan. Kaya lang, teko. Eh bakit parang takot yung bata kay Rodson? Ewan ko, pero dati silang magkadikit. Hoy! Ano ka ba? Ikaw na unano ka! Hindi mo tinitingnan na nilalakad mo, ha? Ha? At kung iinom ka, yung kaya mo lang! Gatas lang, mahubog ko! Ito, Bay. Daga? Aray ko po. Ganyan, Bay. Bay, ganyan. Iyan lang, Bay. Sus, kanindot o taon-ana, bay. Taon-ana po silo. Uy, kayo dyan! Pagbutihan nyo pagbabalot. Muntik na tayo mabulilyaso, ha? Dahil sa kagagawa nyo. Ito naman ang dali mo naman nagasuko. Ang sabi ko lang, bawasan yung piyesa sa sulod ng mga manika. Para hindi masyado mabukat. Kasi baril lang ilagay na to. Oo, di ba, bay? Uy, Rodson. May bago. Natatandaan mo ba yung pinakilala ni Jane sa pier? Si Dante Parcon. Malaki duda ko dun eh. Duda? Nahigogma ka lang. Gihimos na ba? Silos ba?
May kababawang ka rin magduda, no? Bobo, hindi. Bodyguard yun ni Colonel Larbasa. At ang suspecha ko, nandito sa Cebu yun para mag-imbestiga. Ay, sus Ginoo, bay. Alam mo, bay, hindi ka dapat mahadlok doon. Kasi, kung Manila ito, baka mo tabla siya, pero Cebu ito, bay. Ay, diba? Paltik lang katapat niya, yung bala mo tama, ganun, agay. Nakakamukha mo na nga rin yung Panginoon mo. Rajon! Huwag ka masyadong mainit. Hanggat wala silang nalalaman, tumahimik na lang tayo. Nga, hintay pa natin yung oras may malaman sila? Basta. Huwag na natin palakihin ang problema. Tutal, hawak naman natin sa leg yung mga nakakaalam. E di wala pipiyok, alam naman nila kung anong mangyayari sa kanila. Katulad na nangyari kay Berto, hindi ba? E di huwag problema. Talagang kailangan, bay, wa problema. Kasi dito akong kinabuhi. Ha? Pag yung asawa ko na walang sustento, init ang akong isang ulo. Ha? Oh, siguro may sundo ka na naman. Hello, sir. Bye, sir. Okay, bye. Bye, sir. Okay, see you, sir. Sige. Sign here? Yes, ma'am. You can leave now. Busy, ah. Kawawa ka naman, oh. Kararating mo lang, eh. Sinalubong ka kagad ng sangrekwang trabaho. Ni hindi mo pa nakikita ang bagong Cebu. Please have a seat. Yeah. Kung sakaling manawa ka dyan sa ginagawa mo, I know just the perfect place where we can unwind. Thank you, Jeffrey. But please not now. Marami pa akong gagawin. Maybe some other time, okay? Yeah. You may go. Okay. Johnny, please bring this to the car. Thank you. Konnichiwa. Konnichiwa. Gusto ka makausap ni Dante? Where is he? Ando siya, oh. Ah. Hello. How are you? Mabuti. Ah, pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Ah, what is sarilinan? He said he wants to talk to you alone. Ah, oh, sarilinan. I forgot. Sure. Let's go. Sama ko. Wag na. Diyan ka na lang. Ah, ako na magmamaneho. Sinabi ng sarilinan. Ay, oo nga pala. Hindi ko nasabi sa'yo sa barko. Ang dahilan na pagparito ko sa Cebu. Alam ko iniimbestiga ng iba't ibang ayensya ang pagkamatay ng iyong ama at ni Colonel Larbasa. Pero gusto kong magkaroon ng sariling imbestigasyon dahil naniniwala ako, maaaring dito sa Cebu, ang ugat ng kanilang pagkamatay. Sana tulungan mo ko. You need not say that. If it's necessary, tutulungan kita. Salamat. Kapag natuklasan mo kung sino may kalalaman sa kasong ito, paalam mo kaagad sa akin. Magtulungan tayo. Don't worry. I'll do that, for sure. Shall we go? Tayo na. Hoy! Takaw! Mas mabuti pa! Pagbalik ka na lang sa Manila! Pangasamayin ka lang dito! Hoy, hindi ako Tagaog. Kapampangan ko. Ah, ganun! Hoy!
Ng mga kalamay nila. Why? What are they really up to? Dahil gusto nilang sarado ang kaso. Ayaw nilang mabuksan pa ito. Who are they? Hindi ko sila kilala. Ganda nito, ah. Oh. Kuwang-kuwa. Parang original. Ikaw bang may drawing niya? Siyempre. Magaling din pala ang kamay mo, ah. Basta kagalit o kaibigan, dino-drawing niya. Tignan mo si Mong Basyong, din-drawing niya. O ano, kukunin mo na ba yan? 2,000 lang. Pero sa labas, 5,000. At saka, expert quality yan. Yan yung madalas kunin sa akin kapag nag-i-smuggle sila. At saka alam mo, kung hindi mo lang tinulungan yung kapatid ko, di ko bibigay sa'yo yan. No? Siya ba yung sinasabi mo nagbigay sa'yo ng pera nung may sakit pa po ako? Oo, siya yun. Salamat po. Walang anuman. Ano? Kukunin mo na ba? Alam mo, Nilo, talagang may sadya kami sa'yo. Tungkol saan? Tungkol kay Rodson. Rodson? Kilala ba siya? Hindi ko siya kilala. Nung naman! Tinulungan na nga si Gingging na may sakit eh. Nagsisinungaling pa kayo. Di ba ito yung lagi nagpupunta sa bahay parang pagwaan barel? Anong alam mo tungkol kay Rodson? Wala. Di ba kilala mo si Akira Nakamoto? Maunay nagtabang ni mo. O, kada batay, gani niya, siya may nagtabang sa mga pobre. Hasta na si Gingging. Lalo na kung may sakit. Patay na siya. Kailangan bigyan natin ng katarungan ang pagkamatay niya. Huwag ka matakot, Nilo. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Naghahanap ako ng...
Nang bukas na. Nang bukas sa butika noon. Para sa gamot ng kapatid ko. Nakita ko si Berto. Tumatakbo siya. Tumatakbo siya papuntang telepono. Nakita ko nung pinatay siya. Wala akong magawa. Kitang-kita ko. Pinatay siya ni Rodson. Kaya simula nun, di na ako nagpakita. Kahit na ipatawag nila ako. Pinatay nila si Berto. Ayon dito sa kinalabasan ng imbestigasyon, si Norberto Vergara ay napatay dahil sa pagtatangkang pagnanakaw ng mamahaling staff toys sa Superfine Factory. Meron bang criminal record si Berto? Wala. Wala naman. Ba't siya pinatay? Lumaban eh. Nasa gasaan? Nasa gasaan? Siya nga pala, Bats. Si SPO4 Dante Parcon. Galing pa sa Maynila. Kumusta? Humingi siya ng konting tulong sa atin sa kaso ni Vergara. Si Ernie Leviste. May hawak ng kaso ni Vergara. Bats, sorry ah, napakialaman ko itong hawak mo. Makikipag-coordinate ka ba rito? Jurisdiction namin to. Wala, personal lang. May bakal ka ba? Ah, wala eh. Wala pala eh! Eh, anong pinapalo-up mo? Isa naman ang balayibo natin ah. Siguro naman alam mo ang procedure. Kamag-anak mo ba siya? Hindi. Oh, hindi pala eh! Anong hinahabol mo? Ayan oh, ayan! Maliwanag! Maliwanag na sinasabi ng kumplenta na si Jeffrey Aguilar na nahiterran si Vergara na kasalukuyang hinahabol siya ng budigero nang nahuli siya nagnanakaw. Ayan o! Ilan ba ninakaw? Isa lang. Isa lang pala eh. Kiisa. Kahit kalahat eh. Kaunti man o marami. Pag nanakaw pa rin yun, Parcon, huwag ka lang makialam dito. Sarado na ang kaso. Bats, ang bigat mo naman magsalita. Bats, hindi ako nakikialam sa kaso mo. Huwag mo akong pakikialaman. Parcon, bumalik ka na sa Maynila. May nangyaring krimen doon, kaya ako nagpunta rito. Baka may connection sa pagkamatay ni Berto, sa mga insidente ron. Hindi namin kaso yun, wala akong pakialam. Sa Maynila nga nangyari, pero naniniwala ako. Dito sa Cebu ang dahilan. Parcon! Halika na. Kahit isa, kahit kalahati, kahit kunti, kahit marami, parehas niya ako. Hindi ako naniniwala. Mabait si Berto. Hindi niya magagawang pagnakawa ng matanda. Malaking utang ng loob niya ron. Ano bang trabaho ni Berto? Budigero ng mga staff toys na handa ng isip sa ibang bansa. Pero hindi lang yun eh. Siya ang tenga't mata ni Mr. Nakamoto. Kaya hindi niya magagawa magnakaw eh. Para sa isang laruan lang? Imposible eh. Hindi niya ipagpapalit ang pangalan niya ron. May prinsipyo si Berto. Hindi kaya mahalagang laman ng laruan na yon? Si Rodson, anong connection niya sa kumpanya? Customer. Kumukuha siya ng mga stop toys na ini-export sa ibang bansa. Customer, ha? Diyan ka lang. Halika.
dali! Akala namin tao natin eh. Eh, yung pala boss, mga magnanakaw lahat, lumaban eh. Imposible magnanakaw yon. Kahit ang pinakamatapang na magnanakaw dito sa Cebu, hindi maglalakas loob na pumasok sa compound natin. Sige, umikot pa kayo. Baka nandiyan pa yon. Sino ba gagawa nun? Winasak lahat ng kahon, ang laman ay puro baril. Si Dante Parcon. Yun lang ang pwedeng gumawa nun. Ray? Oh! Pumunta ka sa bodega ngayong gabi. Ha? Ngayon din! Maglinis ka. Kailangan mawala ang ebidensya dito. O, saan ay tabo? Ano nangyari? Basta pumunta ka na. Tsaka na ako magpapaliwanag. Oh! Don't panic. Just split your lips. Ah, sige. Punta na ako diha. Dante? Is there any problem? Kailangan sumama ka sa akin ngayon. Bakit? Maaaring hindi ka maniwala, pero natuklasan ko, ang mga produkto niyong mga stop toys ay may mga baril. That's not true. Paano papatunayan yan? Para mapatunayan ko sa'yo, pinasok ko yung bodega. Don't you know that's trespassing? Kaya nga kita sinama eh, para malaman mo ang totoo. Kung ano na nangyayari sa kumpanya nyo, maniwala ka sa akin. Ba't doon tayo pupunta? Doon din natin report sa polis. Mahirap na. Hindi ko jurisdiction to. Akin ang factory. Bahala ka na. Wala naman dito ah. Wala! Wala naman dito eh. Wala rin to eh. Ano ba, Parcon? Puro chismis lang yata ang pinagkakanamong ito eh. Kanina hindi naman ganito ang ayos nito ah. Baka nananaginip ka lang. Ano, Miss Nakamoto? It's all right. Parcon! Sa susunod na alarma ka, siguraduhin mo lang. Let's go. Where are the guns? Nandito lang kanina. Wala kaming alam, sir. Sigurado ba kayo? Oo. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Parcon, huwag kang magtigas-tigasan. Ibang lupa na ang tinatapakan mo. Ako ang nakakasakop dito. At wala kang karapatang magpapasok kung saan. Ako naguto sa kanya. Asan? May nakita ka ba? Batch, ang hirap sa'yo. Nananahimik kami sa presinto. Binulabog mo kami. Panay namang negatibo ang impormasyon mo. Batch, baka naman totoo sinasabi niya. Totoo sinasabi ko. May mga baril ang mga stop toys.
Asan nga? Magaling ang nagtrabaho. Kaya madali nilang naitago ang mga ebidensya. Lebiste. Malaki ang kalaban. Marami sila. Imulat mo yung mga mata. Baka nananaginip ka. Pag nagising ka, baka pinaglalaruan ka nila. Parcon, kung sakaling kailangan mong tulong ko, magsabi ka lang. Hindi ko magdadalawang salita. Maraming salamat. Sige. Hinalughog na nilang buong bodega. Nag-isa, wala sila kita. Ang mga security guard at mga ilang tauhan mo sa pabrika ay maaaring kasabwat sila, kaya madali nilang itago. Kasabwat? Oo. Dahil hindi nila basa-basa may tatago yun kung walang nagputos na mataas na opisyal. Sino sa palagay mo? Posibleng si Leba. Si Johnny. Si Jeffrey. O maaaring si Albert. Liar! Huwag mo idamay si Albert. He's like a father to me. Oh, sa mga nangyari ngayon, huwag ka na magtitiwala kahit kanino. Pero huwag mo siya idamay. Asset siya sa pag-progress ng business namin. Oo nga, pero... Stop it! Stop it! Anong stop it? Sinasabi ko lang sa'yo, huwag ka magtitiwala kahit kanino. Abas na, ibaba mo ako! Eh, di baba? Oh, baba na! Baka nakakalimutan mong kotse mo ito. Ito susi, oh. Naisahan man natin si Dante sa bodega. Lalo lang tayo nalalagay sa peligro. Dahil ultimo bitukan natin, hahalukayin na nun. Dapat dispatchahin na natin lahat yung mga bakal na yan. Malaking pera natin tenga sa atin dyan. Ano, Rojon? Trabaho mo yan, ah. Di ba, Mr. Customer? Giatay ka man doon. Ba't ako giurot mo man? Ako ba nagapirma nun? Ha? Ah, alam ko lang solusyon. Buhay natin si Akira. Para may tig-approve. Ha? Ang hirap sa inyo. Nakalimutan niyo yung anak ang pumipirma ngayon. At may irong nagasunod sa kanya. Ang asong to ay hindi ko mapakahol, pero nakasampang amoy. Ang asong tahimik, mama. Tinood na. Kahit sino pa yung pumipirma ngayon, ang pinakamahalagang dapat nating gawin ay ang dispatsyahin niyang si Dante sa lalong madaling panahon. Dahil hindi titigil yun hanggat hindi na nakukuha ang ebidensya ang kailangan niya. Jeffrey, isa lang solusyon di ha. Kunta ko na to, si Cupido. Hmm? No problemo! Hindi na naman naisip mo, ano? Tingali na yung gugma na ka. Ano, bitaw? Masay problema. Ano atin? Si Jane, delikado na siya ngayon. Hindi siya dapat pabayaan. Kailangan huwag siyang mawala sa paningin ko. Nahigugma na, kid ka! Uy! Pinuti, ay! Tumigil ka nga dyan. Ano? Halika na!
Kailangan matuto ka magsalita ng Bisaya, Tagalog. So that you can easily communicate and understand our workers. What's the paper for? Every transaction. Don't forget to make a countersign in your signature. Ikaw lang nakakaaram nito. Look at this. This is my countersign. Whenever you see my signature, be sure it has my countersign. Ma'am, these are the last files. Ito na lang po. Hello? Hello, Albert. Jin-sang, how are you? Can we see each other? It's very important. Important? Sure. Where? Jane, talagang hindi ko alam ito. Look, Albert. When my father signs a document, every time he makes a countersign, hindi niya pirma yan. Ang ibig mong sabihin, nag-e-export tayo ng illegal at hindi alam ng papa mo? And somebody is forging his signature? Ganun ba? See the list. Naiship out ang mga products na yan. 2 days after he died. Paano nangyari yan? Talagang hindi ko alam, Jane. How about you, Johnny? Wala akong kinalaman dyan, ma'am. Then who did this? Maaring may kinalaman ito sa pagkamatay ng aking ama. I will inform NBI. Could you help me? Yes, Jane. Mendoza, tama-tama ang dating mo. Talagang darating ako. Dahil malaking pera ang nakapatong sa ulo nyo. Hayop ka? Kumahimik ka! Ah!
bakit ayaw mo sa police? You are a soldier, right? Why don't you ask help from them? Hindi mo kasi naintindihan eh. Dahil sa mga oras nito, pwede nilang baligtarin ang buong Cebu. Palilitawin nila na in-hostage kita. Dahil walang nakakaalam sa imbestigasyon kong ito. Ano official to? Bakit? Kailangan ba official mag-investigate sa kaso? Ang ibig ko sabihin, sariling lakad ko ito. Dahil si Colonel Morales? At ako nakakaalam. Pag may problema, sa kanya ako humingi ng tulong at nagre-report. Tan siya. Ba't pinababayaan ka? Nasa Maynila, sa Kampag Ginaldo. Dante! Matulog na kayo. Ako nang bahala rito. Hoy, tulog ka na raw. Isyata man ang takara. Hoy! Naintindihan ko sinabihan mo, ha? Nanyo. Bakero. Nanyo, bakero. Ang sabi ko, bakero. Ayan ang baka, ho. Kichigay! Kichigay! Jeffrey, andyan na si Cupido. Santo sa oras, ha? Sinong tatrabawin? Orozon, yung papeles. Gisulti mo, eh. Oh, bye. Ito na yan. May tiwala ako sa'yo eh. Cupido, ingat ka. Gago lang yung titirahin mo, hindi tanga. Gamitan mo ng balang pilak. Ano, aswang? Hindi, palanggal. Ador, dali ta kay. Unya nga, magutom na si Dante. Taga na ito siya pagkaon. Dali, nga unsa na ito mag... Oh. Patahan mo si Johnny. Ibigay mo itong sulat para kay Albert. O, sige. Tell him we're in trouble. Kay Johnny. Kay Johnny ko lang ibibigay. Kailangan makarating yan kay Colonel Morales. Kuya! Aalis ka na naman? Kailangan eh. Balik ka kagad, kuya, ha? Huwag kayo maglala. Kami nang bahala sa inyo. Tago mo to, ha? At saka to. At ito na rin. Aalis na ako.
Thank you. Sige. Sir. Ano yan? Saan ko makikita dito si Johnny? Ah, si Johnny? Ayun, oh. Maraming salamat, oh. Johnny, galing kay Jane. Importante lang. Sumama ka sa akin. Tamang-tamang pagpadala niyo sa sulat na ito. Kararating lang ng sundalong kasama ni Dante galing Campo Aguinaldo. Ang totoo, pinasusundo na si Dante ni Colonel Morales. Yaman din lang na malulutas na ang kaso. Pasasamahin ko siya. Penilo. Hindi ba, Sarento? Hello? Hello, Albert. Mag-usap tayo. Importante. Tungkol saan? Tungkol sa mga kargamento nating dapat na... Hindi ba't sinabi ko sa iyo, huwag natin pag-usapan dito sa opisina. Magkita lang tayo. Saan? Sa bodega. Sige. Kakaibaw, ah. Patsuga kita, ha? Tigilan na yan. Kahit anong gawin nyo, hindi nasusuka yan. At wala nang ipagtatapat ito. Eh, paano nga tayo mapapasingaw si Dante? Huwag mo nang alalahanin yun. Pinuntahan na siya ni Cupido. Maayo naman at magtatrabaho na siya. Siya ka pala. Si Jeffrey. Usapan na ito. Dito tayo magkikita. Wapa eh. Lintik na tao yan. Kahit kailan. Hindi na dumating sa oras. Ngayon lang. Ano ka ba naman, Jeffrey? Hanggang sa opisina tatawagan mo ako. Buhay pa yung dalawa. Anong gusto mo, mabulilyaso? At isa pa, hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Akira at Narvasa. Ayan, diyan ka magaling. Gusto mo parating as puting, laging malinis ang kamay mo. Gusto mong humawak ng kawali, ayaw mo naman maulingan. Tamag yun. Hirap eh. Lahat ang pasarap, iyo. Lahat ang pahirap sa amin. Hoy, kaya lang ako tumawag sa'yo. Eh, para ba i-ship out na yung mga baril? Dahil tumatagilid na tayo at kailangan nun ang pirma mo, yun lang. Saan nyo tinago mga baril? Sa lumang pier. Sa kilometer 17. Albert! Usap man eh. Jesus! Kaya bilib ako, sir. Sa bilis mo magdesisyon, pati ako papahamak mo. Tanabay. Magkaibigang matalik ng aking ama at si Colonel Larbasa. Mamamatay ang aking ama. Kinupkop ako ni Colonel Larbasa. Itinuring niya akong parang isang anak.
Kaya masakit sa akin ang kanyang pagkamatay. Kailangan mabigyan natin sila ng katarungan. Sana maibalik ang tiwala ng mga pamilya sa akin at ng matataas na opisyal. Paano ka napunta dito sa Pilipinas? The first time my father came over, he liked it here in the Philippines. And then he met my Filipino mother. And I'm their only child. Sana, Dante, katulad mo, mabigyan din ng justice ang pagkamatay ng father ko. Nandiyan na sila, oh!
Huwag kang tumakbo! Hindi ako kalaban! Dante! Dante! Si Pasyong! Dinukot! Dante! Dante! Si Pasyong! Dinukot! Nino! Hindi ko alam! Saan dinala? Iwan ko! Parcon, alam kong wala kang tiwala sa akin. Pasensya ka na sa ginawa ko. Ayaw ko lang mabulabog ang kasong hawa ko. Alam mo yan, dahil pulis ka rin. Noon pa man, naghihinala na rin ako kay Mendoza. Alam kong may kinalaman siya sa mga sindikato rito sa Cebu. Tungkol sa pagkamatay niya, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Salamat. Kuya! Maaaring hindi ka maniwala, pero may kinalaman si na Jeffrey, Rochon at Lieba sa pagkamatay ng ama mo si Akira at ni Colonel Narpasa. Si Albert ang mastermind. Albert? Paano mo naraman? Narinig ko ang usapan nila at nakita ko rin ang patay ni Albert Sebastian. Nasaan sila? Doon sa may lumang pier para isip out ang mga baril. Ricardo. Saan, Pierre? Sa kilometer 17. Parating dyan. Abangan ninyo. Pare, ikalaban. May kalaban, parating dyan. Tirali sila. Dante!
sir. Vamos. Tunga. Go! Follow me! Usaban.
May tama ka. Wala ito.